puno ng pag-asa at pagtiyaga, nagtiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang makapagsalita ng iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit sa pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako at nag-iisip at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko ang mga asal bata. Sa kasalukuyang tila malabong larawan ang makikita namin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita namin siya ng mukhaan. Bagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos din ang kaalamang ito. Tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos, ang tatlong ito ay mananatili, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ng mga ito ay ang pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihan namin Diyos Ama, sa hapong ito kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Salamat po Panginoon sapagkat pinagkaluban mo kami ng magandang panahon para i-celebrate namin Panginoon at saksihan ng pag-iisang dibdib ni Harold sa Candidana. Salamat po Panginoon sa pagdinig mo sa aming mga prayers at umaasa po kami na sa mga oras na ipamalagi namin sa dakong ito ay samahan mo kami, gabayan mo kami. At bless mo Panginoon ang dalawang ito, ang kanilang mamagulang at mga ninong at ninang, maging kanilang mga kamag-anak at lahat ng panauhin Panginoon maging bahagi Panginoon sa pagdiriwang na ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, dinadalangin at salamatan ngayon at magpakailanman. Amen. Makaupo na po ang kapulungan. Diyan muna kayo. Mga minamahal, tayo ay nagkakatipon sa mga sandaling ito sa harapan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Upang pag-isahin sina Harold at Dana sa balal na kalagayan ng pag-aasawa. Ang itinatag na ito ng Diyos ay mahiwaga. Ang pagiging isa ng dalawang pinaglakip sa kalagayan ng pagkakaisa ni Kristo at ng kanyang banal na iglesia. Ang pag-aasawa ay tinatag at binanal ng Diyos sa ikabubuti at kaliligayan ng sangkatauhan. Kaya ang nagsisipasok sa kalagayang ito ay marapat patatagin at pagtibayin ang pagmamahalan at pagkatakot sa Diyos upang tamuhin ang luwalhati at ligaya mula sa ating Panginoon. Sinong nagkakaloob kay Dana upang maging asawa ni Harold? Tayo po kayo, mga magulang. Salamat po, matili po kayong nakatayo. Sa mga magulang ni Harold, tayo po kayo, mga magulang ni Harold. Buong puso po ba ninyong tinatanggap si Dana na maging kaisang puso ni Harold sa banal na tali ng matrimonyo? Tinatanggap po ba ninyo siya bilang anak at simula ngayon ay gagawing bahagi ng pag-ibig at kagalakan sa inyong sambayan? Sa magulang naman ni Dana, tinatanggap po ba ninyo si Harold na maging kaisang puso ni Dana sa banal na tali ng matrimonyo? Tinatanggap po ba ninyo siya bilang anak at simula ngayon ay gagawing bahagi ng pag-ibig at kagalakan sa inyong sambayan? Kamayan po kayo sa gitna. Yan, no hurt feelings po yan. Pwede na po kayong bumaba, umupo sa inyong mga tahan. Upuan. Mayroon po bang tanging bilang? Sige, tayo magpapatuloy. Yamang si Harold at Dana ay naririto upang papag-isahin sa banal na kalagayan ng pag-aasawa. Kung mayroong sinumang narito na nakaalam sa anumang dahilan, kung bakit hindi sila maaring magpisan sa matrimonyo, ay hinihiling ko sa kanya na ipahayag ngayon. Mayroon po ba? Wala. Tayo magpapatuloy. Sa inyong dalawa, mga kapatid, tunay ba na walang anumang dahilan na makapipigil sa inyong hinhangad na pag-aasawa sa kalagayan ng pag-aasawa? Alalahanin ninyo na ang lahat na nagsasama sa matrimonyo o pag-aasawa na may kadahilanang hindi nararapat
Sa kalagayang ito ay nakagawa ng malaking kasalanan laban sa Diyos at ang kanilang pagsasama ay hindi nakakalugod sa kanyang harapan at hindi niya ito pinagpapala. Harold, natanggap mo ba si Dana na maging tunay mong asawa upang kayo'y magsama sa banal na kalagayan ng pag-aasawa ayon sa kautusan at kapamalaan ng Diyos? Ah, walang sound. Sa ilalim niya. Hello, Jack. Yeah. Yes, Pastor. Yan. Kanina Tagalog, ngayon English naman. Iibigin mo ba siya gaya ng pag-ibig mo sa iyong sariling katawan at kaluluwa na ang kanyang dinaramdam ay iyong daramdamin sa makatuwid bagay, aaliwin sa kanyang kalungkutan, pahukundanganan ang kanyang pagkababae kagaya ng mamahaling sisidlan ng buong puso at gigiliwin maging sa panahon ng kahirapan o kaginhawahan at hindi ka na magnanasang makialam sa ibang babae at sa kanya ka na lamang lalaan samantalang kayo nabubuhay? Opo, Pastor. O, saksi kayo niyan, ha? Narinig po ninyo yan. Dana, tinatanggap mo ba si Harold na maging tunay mong asawa upang kayo magsama sa banal na kalagayan ng pag-aasawa ayon sa kautusan at kapamalaan ng Diyos? Opo, Pastor. Matatingin ka pa. Salamat. Ibigin mo ba siya gaya ng pag-ibig mo sa iyong sariling katawan at kaluluwa? Daramdamin ang kanyang kalungkutan, parangalan, alagaan sa pagkakasakit, at mamahalin ng buong puso at paggiliw, kikilalaning pinakapangulo ng sambahayan na sa kanyang kapamalaan ay papailalim ka sa lahat ng mabuti, gayon din mula ngayon ay sa kanya ka na lamang lalaan sa panahon ng iyong buhay. Opo, Pastor. Lakas. Okay, maraming salamat sa inyong sagot. Magharap kayong dalawa. Dito ka, Dana. Magharap kayo. Today, I take you to be my wife. English. Taga. Pangako, magkasama natin aabutin lahat ng ating pangarap. Sa tulong at gabay ng ating Panginoong Hesus, pinapangako ko na magiging tapat ako sa asawa sa iyo, mamahalin, aalagaan, poprotektahan, gagabayan at iingatan ka. Naalala ko nung dati pa, simula pa, na hanggang ngayon, lagi mong sinasabi sa akin na God bless you. Ngayon, na-realize ko na talagang sobrang blessed ako dahil ibinigay ka niya sa akin. Simula pa lang ito, madami pa tayong pagdadaanan bilang mag-isawa at excited ako dahil ikaw ang kasama ko. Ayan. Han? This is the day that the Lord has made. God has answered one of my greatest prayer today. At yun ay yung pakasalan ka. We have come a long way. Ups and downs, lots of misunderstanding and long-distance relationship. But God is so good that He blesses us today, standing in front of Him, our families, our loved ones, to promise each other the promise of forever. Han, thank you so much for everything. Since day one up to this day, hindi ka nagbago sa akin. Thank you for accepting me, all of me, my flaws and even my moods. I know there were times na napapagod ka na, pero there was never a time na sumuko ka sa atin. Thank you for staying. Thank you also, Han, for all your support sa lahat ng bagay na gusto kong gawin. Kahit na minsan, nako-compromise yung time nating dalawa. Ngayon, hindi na natin kailangan magpaalaman na dahil sa lahat ng lakad natin, tayong dalawa na yung magkasama. So as I look back, I saw a man na kayang mag-sacrifice at magbigay ng meron siya para sa kanyang mga minamahal. And I am so excited to be with that man sa katauhan mo. I know madami pa tayong pagdadaanan,
Pero alam kong kakayanin natin yung dalawa. Kasi hindi na ako mag-isa. Hindi ako matatakot sa kahit na ano as long as magkasama tayo. Dahil alam kong safe ako. Never mo akong pinabayaan eh. Han, I promise that I will be by your side today until my last day. I will support you sa mga bagay na gusto mo as long as hindi makakasama sa'yo at sa ating pagsasama. I will take care of you and our future family the best way I can. Almost 5 years was quite a long journey and now we are finally here. We are getting married. It was a great love story because God wrote ours. And it was indeed an answered prayer. I can't wait to spend the rest of my life with you and I'm very excited to see what God has prepared for us in the coming days and years of our lives. I love you so much, Han. And God, may you bless us. May you bless her marriage. More and more. I love you. Ang kanyang sumpaan sa isa't isa ay nais din naming marinig sa hapong ito ang sumpaan nyo sa ating Panginoon at sa mga magulang nyo sa ninong at ninang nandito ngayon. Ako si Harold. Tinatanggap kita, Dana, sa aking puso na maging aking asawa at aking ipinapangako at inihayag sa harapan ng Diyos at nitong mga saksi na maging magiliwin, mapagmahal at tapat na asawa sa kasaganaan at pangangailangan, sa kagagalakan at kalungkutan, sa karamdaman at kalusugan, samantalang tayong dalawa ay nabubuhay. Ako si Dana. Tinatanggap kita, Harold, sa aking puso na maging aking asawa at aking ipinapangako sa harapan ng Diyos at itong mga saksi na maging mapagmahal at tapat na asawa sa kasulatan at kasaganaan, sa kagalakan at kalungkutan, sa karamdaman at kalusugan. Samantalang tayong dalawa ay nabubuhay. Inanyayahan po sa dakong unahan na may dala ng singsing. Ako si Harold. Tinatanggap kita, Dana, sa aking puso na maging aking asawa at aking ipinapangako at inihayag sa harapan ng Diyos at nitong mga saksi na maging magiliwin, mapagmahal at tapat na asawa sa kasaganaan at pangangailangan, sa kagagalakan at kalungkutan, sa karamdaman at kalusugan, samantalang tayong dalawa ay nabubuhay. Ako si Dana. Tinatanggap kita, Harold, sa aking puso na maging aking asawa at aking ipinapangako sa harapan ng Diyos at itong mga saksi na maging mapagmahal at tapat na asawa sa kasulatan at kasaganaan, sa kagalakan at kalungkutan, sa karamdaman at kalusugan, samantalang tayong dalawa ay nabubuhay. Inanyayahan po sa dakong unahan na may dala ng singsing.
Ang singsing na ito ay magsisilbing simbolo ng walang hanggang katapatan sa inyong sumpang binitiwan sa isa't isa. Kung paano ang singsing ay bilog, walang pasimula at walang katapusan, katulad ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, maging gayon ang inyong pag-ibigan sa isa't isa, sapagkat iyan ang layunin ng Diyos sa inyong pag-aasawa. Dana, ang singsing na ito ay binibigay ko sa iyo bilang tanda at patunay ng aking wagas na pag-ibig at mamamalaging katapatan habang ako'y nabubuhay. Ang singsing na ito ay binibigay ko sa iyo bilang tanda at patunay ng aking wagas na pag-ibig at mamamalaging katapatan habang ako'y nabubuhay. Si Dana ang babaeng nagbuhat sa kaliwang tagiliran na iyong buto at laman ng iyong laman. Siya hindi kinuha ng Diyos sa iyong ulo upang siya ay magmamataas at magpapanginoon sa iyo, kundi bagos pasakop sa iyo na may pagpapahinuhod. Hindi siya kinuha ng Diyos sa iyong mga bisig upang siya'y dustain, apihin, alipinin, kundi sa iyong mahalin at parangalan. Siya yung tangkilikin, pakairugin. Siya'y kinuha ng Diyos sa tabi ng iyong puso upang siya'y iyong ibigin at mahalin mo gaya ng pag-ibig at pagmamahal mo sa iyong sariling katawan at kaluluwa. Wala namang sinong sinasaktan ng kanyang sarili. Wala. Pag sinasaktan ng sarili, wala na sa isip yun. Mahal natin ang sarili natin. Ngayon, biblically, ang sabi, isa na kayo, hindi na dapat saktan mo ang iyong asawa. Yung damdamin niya, pinakahigit doon na hindi dapat natin saktan. Ilagan mo rin naman ang iyong mga gawang makapupusyaw at makapagpakulimlim sa iyong maningning na araw ng pagsasama at pag-ibigan. Yun. Dahil may asawa ka na, pumirmi ka na sa inyong bahay habang wala kang trabaho. Kasi kailangan ng babae yun eh. Diba? At yung ating barkada, pwede naman tayong bumarkada, kaya lang, huwag naman doon na ibubuhos natin yung panahon natin. Na minsan ay hating gabi na nakauwi, may naghihintay kasi sa iyo, si Dana na ipinagkalob ng Panginoon sa iyo. At ang sabi dito, yung iwasan natin mapapagkulimlim sa matamis na pag-iibigan ng inyong masarap, ninyong pagsisintahan, yung mga bagay na hindi narapat gawin ng isang lalaki na lubhang ikakasakit ng damdamin ng babae. Kanina nabanggit ko na yung huwag makialam sa ibang babae at sa kanya na lamang ikaw lalaan habang ikay nabubuhay. Kung ngayon ang tingin mo kay Dana ay universe, higitan mo pa yan na siya na lang pinakamaganda sa iyo sa buong lupa. Kaya na lang, ano? Makasira sa matamis na masarap ninyong pagsisintahan. Pagmalasakitan mo na lumagi ang inyong pagkakasundo at pagsusunuran, tuplin mo sa lahat ng sandali sa harapan ng Diyos ang iyong banal na pangako sa iyong pag-aasawa.
no, nag-pledge kayo na you will be with her until the last breath of yours. Pandigan natin yan kasi sumumpa tayo hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Okay? Nangako ka ba sa harapan ng Diyos at itong mga saksi na sisikapin mong may sakatuparan ang mga pangakong ito? Opo, nangako po. Okay. Dana, ikaw naman. Ang ganda lang ito ni Dana, ikaw naman. Sa iyo, kapatid na Dana, ikaw ay buong gili kong pinalalahanan sa mga sandaling ito ng iyong mahalagang tungkulin na hindi mo maiiwasan pa. Lubhang maselan ang iyong tungkulin, kaya kailangan ikaw ay pagkandili sa Diyos upang ikaw ay magtagumpay. Ilagan mo ang mga gawang di mangyayaring gawaran ng pagpapala ng Diyos. At yamang ang babae ay ginawa ng Diyos upang maging isang tapat na kasuyo, katuwang ng lalaki sa kanyang buhay, kailangan na alagaan mo ang iyong sarili na masikap ka sa ikatutupad ng banal na panukala ng Diyos sa iyong pag-aasawa. Ang binabanggit dito, alagaan mong masikap ang iyong sarili. Narito kami, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo at salamat po. Dahil lang pag-ibig ng dalawang ito ay pinatutunayan nila sa pamamagitan ng pagharap sa iyo. At sa kanila mga ninong at ninang at mga magulang nandito ngayon. Ang pagpapatong po namin ng aming mga kamay, Panginoon, sa kanila ay tanda ng mga pagpapala na ito'y ipagkakalob mo sa kanila. Bless niyo po sila, Panginoon, ang kanilang mga plano sa kanilang buhay. Hindi lamang ang mag-asawang ito, kundi maging ang kanilang mga magulang, pagpalain mo at ingatan ang mga ninong at ninang na nandito kayo naging saksi, Panginoon, sa kanilang pag-iisang dibdib. Kaya po, sa iyo po namin sila ipinagkatiwala, Panginoon, na sila'y makapamuhay, na may takot sa iyo, ikaw ang pinakasentro sa kanilang buhay at maglilingkod sila sa iyo, aming Panginoon Diyos, habang sila'y nabubuhay. Ang kanilang buhay ay magiging isang mabuting halimbawa bilang isang Kristiyanong namumuhay sa aming kapaligiran. Ang lahat ng ito'y dinadalangin ko at umaasa kami ito'y aming tatanggapin sapagkat ito'y hiling namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, kaalaman, karunungan, katalinuhan, katatagan ng pananampalataya at na masaganang pagpapala ng ating Panginoon Diyos ay ibubuhos sa inyo magmula ngayon at magpakailanman. It was dark,
Streetlights whose shadows through the park. I was late. First impression I failed to shake. You stood a little bit shorter than I expected. I was sure I'd lose my cool, but somehow I kept it. That was the first time I laid eyes on. Excuse that I had. As we wonder. I was late. First impression I failed to shake. You stood a little bit shorter than I expected. I was sure I'd lose my cool, but somehow I kept it. That was the first time I laid eyes on you. Knees on the floor, I finally found everything I needed. You lifted my soul and opened up my eyes. And I never knew anything was forever till I found you, till I found you. I never dreamed anything could be better till I found you, till I found you.
days, I'm chasing after what won't last. I'm done with building these castles that crumble like sand. Oh, knees on the floor, I finally found that everything I needed was always right in front of me. Panahon. Dati lang, sa computer shop lang, lagi tayong magkakasama. Sinusundo pa lagi tayo ng Tiberia eh. So, ngayon, pa-out-out na lang. Hindi ako nalang. Busog lang. Pero yung mga sasabihin ko. Ano? Ah, yun lang. Magmahalan kayo habang buhay. Congratulations naman. First of all, congratulations. Finally, natupad din ng dream wedding nyo. Gusto ko lang mag-thank you kasi hindi ko in-expect na magiging part ako ng special day nyo. It's been a privilege to be your maid of honor. Alam ko, nasabi ko na to sa iyo, Da, na nagulat at happy ako na ako yung napili nyo kahit na halos 2 taon pa lang tayong magkaibigan. Pero sa 2 taon na yon, marami tayong na-share sa isa't isa. Madalas pag nag-heart to heart tayo sa canteen, alam mo yun. Lalo na ang love story niyong dalawa. Kahit LDR kayo noon, parang kasama din natin si Harold. Automatic po yan pag lunchtime, magka-video call na po yung dalawa. At kilalang kilala na namin si Dana kapag fragile or bad mood siya minsan, ibig sabihin, LQ sila. Pero saglit lang, okay na ulit sila. Masaya ako para sa inyong dalawa at nakakabilib kayo kasi nakayanan nyo yung magkalayo kayo at ngayon magkakasama na kayo forever. Again, congratulations, Dana and Harold. Love you. First of all, I would like to thank God for giving us this beautiful day. Thank you so much for coming and witnessing our daughter and sons on their special day, their wedding celebration. In spite the fact that we are facing this pandemic, hindi nyo kami iniwan. Hindi po ako sanay mag-speech sa ganitong celebration, pero pinilit ko pong gumawa kahit kapirasong message para sa aming mga anak. Like many of you moms, I have always paid for my daughter ever since she was born. No words can express the unconditional love that exists between a mother and a daughter. I'm so blessed and thankful to God for giving me and entrusting me a beautiful, a thoughtful, caring, and a very supportive daughter who loves Jesus with all her heart. As she grew up, these things together and became best friends, kasi kami po ni Dana, hindi lang po kami mag-ina ang turingan, para rin po kaming magkapatid. Lahat po, halos ng simula nang ma-inlove siya, masaktan, lahat po ay alam ko yun. Ganyan po siya close sa amin. Ganyan po kami ka-close mag-ina. But I know that she was not be my little girl forever. But you are my little girl. Dana, now that you're older now, know that while you may no longer hold my hands, you will always hold my heart and you'll always be my little girl. As you start the new chapter of your life, and that is getting married to Harold, whom you choose to be your lifetime partner, continue to seek God because a husband and wife can love each other best when they love God first.
They guide you in your ups and downs of your journey. Rejoice and enjoy each other in your ups and downs. Support each other in your downs. Pasensya na po kayo at medyo mahaba yata. Marriage is just the beginning. It is a long life commitment, a decision to do all through life, which will express your love for one spouse. But the common traits that good marriage to share include love, commitment, and respect. Hindi lang puro love, mga anak. As there is saying that a successful marriage requires falling in love many times, but with the same person. So anak, Dana, si Harold lang, ha? And Harold, wag nang titingin sa iba. Wish you a lot of joy and happiness on this special day. May it be the start of a wonderful life together with both of you. Best wishes and I love you very much. Congratulations again, mga anak. Love you. Harold, Dana, magmahalan kayo. Huwag kalilimutan si Lord. At saka... Kung sino yung pinakasalan mo, kung sino yung pinakasalan nyo, siya na ang habang buha. I love you. Huling tulog ko na kagabi, nakaabay kita. Anak, congrats sa inyong dalawa. Kahit yung pandemya yung ganito, natuloy pa rin yung kuwanyo. Sana maging malakas tayo lagi. Huwag magbabago. Anak, kaya ka. Huwag kayong mahal na mahal namin kaya. Anak, God bless and good luck. Thank you. Hello, congrats. Hindi ko alam magsasalita din ako. Yun lang. Gusto kong sabihin na gawin yung inspirasyon nyo isa't isa. Mag-isandigan nyo yung isa't isa. Peralin nyo yung pasensya. Magmahalang kayo. Yun, gawin nyo sentro ng pagsasama nyo, ng pagmamahalan nyo. Si God, higit sa lahat. Yun lang, sana yun, maging maligaya kayo, kagaya nung gusto nyo, yung mga pinapangarap nyo, maubot nyo, yung tulong lang lagi, support sa bawat isa. Yun lang. Congrats. Thank you. Good evening po sa ating lahat. I just wanna say thank you sa lahat po ng pumunta, nag-alaan po ng oras para po makarating sa kasal namin ni Harold, ayan. Sobrang na-appreciate po namin yung presence nyo at hindi nyo po kami iniwan hanggang dulo. And yun po, ako'y nagpapasalamat din talaga sa Lord kasi sobrang pinag-pray ko na huwag talagang umulan kasi dream wedding ko talaga yung garden, ayan. Dininig ni Lord yung prayer ko na matuloy yung wedding namin dito sa garden, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maiisa-isa. Sa mga katrabaho ko po na bumiyahe pa from Manila, thank you guys. Thank you so much. Alam niyo na po kung sino kayo. Yung mga gwapo kong mga katrabaho dyan, yan. Maraming salamat. Ayan, sa mga pamilya ni Harold, sa mga tito, tita, sa mga pinsan, sa family ko, sa mga kapatid ko, sa parents namin pareho, maraming salamat po. Mahal na mahal din namin kayong lahat. Yun po, thank you po sa lahat ng tumulong at sumuporta po sa aming dalawa hanggang ngayon. At kay mami, kay mama, kay papa, kay tatay, tsaka sa mga kapatid ko, ninang, mga pinsan, salamat sa pagtulong. Tsaka sa iba pa dyan. Thank you. Salamat sa pagpunta.